it's Mercy and welcome back to my channel. So for today's video guys, ito na guys, gagawin ko na yung part 2 ng aking baking tools. Random ko na lang sasabihin guys kung saan-saan ko napamili ito. And mix din ito ng mga pastry bags and baking tools din na nabili ko sa iba't ibang store. So without further ado, tara simulan natin ang ating part 2 ng aking baking tools haul. Sisimulan ko na guys itong aking haul dito sa mga photo molder. So ayan guys, meron akong iba't ibang size ng photo molder. Ito yung medium size. Ito naman yung pinakamaliit. Ayan, kung makikita nyo, pinakamaliit. Tapos, ito yung 3 ounce. Ayan, ito yung malaki. Ayan, so marami akong binili nito. Ang bili ko nito, hindi ko alam kung mahal kasi alam ko medyo mahal siya. Ounce, I got this for 5 pesos each. Alam ko mahal yon kasi alam ko sa Divisoria mas mura lang to. Pero nung time na kailangan ko na kasi, hindi na ako makakapunta ng Divisoria kaya kinagat ko na yung 5 pesos. So marami akong binilin ganito. Tapos ito naman, yung 1 ounce is, if I'm not mistaken, 4 pesos. Tapos, itong pinakamaliit is 3 pesos. So, next naman is itong baking pan. Baking pan ba? Oo. Loaf pan pala. Loaf pan. Nabili ko to sa Trinoma. 79 pesos. Ang downside lang talaga pag sa mga department store ka bumibili, hindi nila alam yung sizes. Katulad nito, nung tinanong ko yung sales lady, hindi daw nila alam yung size. Tapos, ang pinaka hindi rin maganda kasi hindi naka-label doon sa price tag yung size nitong loaf pan na to. Kaya, wala, hindi ko alam. Siguro bibili na lang ako ng tape measure, tapos ako na lang mismo magsusukat para malaman ko kung anong sukat nito. Kasi, minsan guys, importante din yung mga sukat ng mga pans para magsakto yung mixture na ilalagay mo doon. Katulad nung ginawa ko ng banana cake, sobrang laki nung pan, kaya ang tendency, manipis lang tuloy yung nagawa kong cake. So, kaya importante talaga na alam natin yung size ng mga pan. So, ayan, loaf pan. Ito pala guys, sorry, 89.75 pala siya. So, ayan. Next naman guys, ito naman. So, bumili rin ako ng cupcake trays. Ayan. Dalawa yung binili ko kasi hindi nga siya kakasya. Akala ko kasi hindi kakasya doon sa oven ko yung ganito kalaki or 12 pieces na, or 12 pans, ano? 12 cupcake sa isang pan. Yun ang yun, akala ko hindi kasha, pero kasha pala. So, I got this for 150 pesos. Akala ko mura na yun kasi sa mall, mahal to. Nasa 350 pesos ang isa, isang piraso lang. So, nabili ko siya sa Shopee for 150 each and meron siyang 6 na cupcake pans. Cupcake molder. So, ayan. 6 na piraso plus 6 na piraso. So, 1 dozen ito. So, 300 pesos sa Shopee ko siya nabili. Naman guys, ito. Ayan. Naloka ako kasi ito, 1 dozen, diba? And I got this for 139 pesos lang. So, ayan. Sa Novo ko naman ito nabili, guys. Kaya, akala ko nakamura na ako dito. Hindi pala. Mahal siya. Kasi, 6 eh. 6 na pan for 150. E ito, 1 dozen, 139 lang. 139.75 lang. So, mas nakamura ako dito. So, ayan. Kaya lang last piece na nung bumili ako eh. Last piece na to. Kaya, isa lang yung nabili ko. So, ito guys, sakto pala. Ito naman, nung sinukat ko doon sa oven, kasha naman pala siya. Hindi naman siya sobrang saktong-sakto. Meron pa siyang space. Kaya, sakto naman pala yung 1 dozen na 3 ounce sa aking oven. So, ayan. Another cupcake molder. Ito, stainless naman siya. 1 ounce. Actually, pang ano to eh, macaroons. So, ayan. Ito naman, I got this for 189 pesos. Mas mahal siya. Nabili ko to sa Trinoma, guys. So, medyo nagulat ako kasi mas mahal pa siya kaysa dito. Na mas malalaki to. Tapos, mas maganda yung pinaka, ano niya. Ito, pinaka stainless niya. Eh, ito, ewan ko, parang ang nipis nung stainless, pero wala akong magagawa kasi kailangan ko talaga ng ganitong size ng molder. So, next naman, guys, is itong 3 pieces na, ayan. So, ito naman is 3 pieces round shape cake molder naman siya, guys. So, ayan, 3 piraso. Iba-ibang size, iba't ibang size from malaki hanggang sa pinakamaliit. And,
Grabe, nagulat ako dito. Ito, nabili ko siya sa Novo. Novo Monumento. Nagulat ako kasi ang presyo niya lang is 239 pesos for 3 pieces na. Pero pag bumili ka sa mall or kahit sa mga bake shop, bake shop store, pumapatak siya ng 400 to 500 pataas. Hindi pa yung sa size. So, nung nakita ko siya, tas 239 pesos, nagulat ako. Akala ko nga mali yung presyo kasi yun yung pagkakaalam ko is mahal talaga to. Pero ayan, guys. So ayan. Tatlong piraso. Ayan, tatlong piraso ng ganitong cake molder. So, sobrang sulit kasi 239 pesos lang. Meron pa lang tatlong piraso na cake molder. So, next naman, guys, is itong mixing bowl. Ayan. Importante sa baking ang mixing bowl kasi usually mixing ang ginagawa sa baking. So, importante na meron ka nito. May iba't ibang size nito pero ito na yung kinuha ko kasi parang ito yung pinaka-okay na size. Kumbaga kung kailangan mo ng sakto, maramihang serving, pwedeng-pwede ito. So, I got this for 129 pesos sa Trinoma. Maganda yung stainless niya, makapal. Kaya nagustuhan ko siya. So, ayan. Itong aluminum na molder. Brownies. Pang brownies siya. So, ayan. Pag mahaba, tapos ikakat-kat mo lang yung brownies. Ito naman, nabili ko siya ng 79 pesos din sa Trinoma naman. So, ayan. Itong cupcake liner. So, this one is size 1 ounce. So, pang dito siya. Ayan, pang dito siya. Ayan. 1 ounce. And ito is 1,000 pieces for 75 pesos. Sobrang mura na niya. Kaya, kinuha ko na siya. So, nabili ko naman ito sa baking shop na malapit dito sa amin. Baking store. Ayan. Na malapit sa amin. Ayan. Is cupcake liner din na 1,000 pieces for 125 pesos. So, I think murang-mura yon kasi 1,000 pieces na to eh. So, this one naman is 3 ounce para naman siya sa size na ganito. Ayan. So, isang color yung pinili ko para maganda lang siyang tignan, hindi siya masakit sa mata. So, ayan. Next, another liner. This one naman is for Mamon. Ayan, Mamon liner naman to. Ito is 500, mas mahal siya. 500 pieces for 75 pesos. So, ayan. Kaya ito siya kadami. Ang problema, nakalimutan ko bumili ng molder ng Mamon. Kaya hindi ako nakagawa ng Mamon. Kaya ako bumili nitong liner kasi gagawa ako. Ang problema, nabutan nga ng lockdown. Kaya hindi ako nakabili ng molder niya. So, susunod na lang kapag after na lang ng lockdown. Susunod naman, guys, is mga packaging na ginagamit ko para sa pagbebenta. So, importante din kasi na okay yung packaging mo sa mga binibenta mo kasi nakakadagdag siya ng attention, saka pleasing siya sa mata. Parang packaging pa lang ang sarap-sarap na. So, ganun yung tina-target ko. Kaya kumukuha din ako or naghahanap ako ng mga murang supplier pero magaganda yung packaging. So, yan. So, sisimulan ko na dito sa packaging nito. Ayan. As you can see, ang ganda ng kanyang packaging gold. Tapos, meron din polka dots. So, ayan. Polka dots and then pa-stripe siya. So, this one is 100 pieces for... Tama ba? 100 pieces for 120 pesos ko siya nabili sa Shopee. Kaya lang nakalimutan ko na, guys, ang seller dito kasi sobrang, tagal ko na siyang binili pero hindi ko pa siya nagagamit. So, ayan. 120 pesos. So, yun naman, guys, it's itong mga packaging na to na daya ako dito. Bakit? Kasi hindi ito yung size na ini-expect ko. Tingnan nyo naman kung gano'n sila kaliliit. Ayan, ganyan lang kaliit. Tapos ito pa. Ayan. Sobrang liit talaga. As in. Ayan o. Oh. Sobrang liliit eh. Ngayon, nakakalungkot. Kasi, ayan. So, kaya ako siya binili is for cookies sana. Kaya lang, paano ko naman ilalagay dito? Sobrang liliit, diba? Kaya, hindi ko alam kung saan ko ito gagamitin or bahala na siguro.
Pero ayan, mura lang naman kasi sila. But the thing is, hindi talaga tama yung size na nakalagay doon. Sobrang maling-mali. Ang nakalagay kasi doon is kasing size ng isang 3-ounce cupcake. So, expected mo na malaki siya. So, parang siguro mga ganito or mas malaki ng konti dito. And compare nyo naman guys, oh. Napakalayo. Parang mga pang-candies lang to. Kaya, ayan, mag-ingat kayo kapag bibili kayo sa Shopee. Make sure na i-check nyo mabuti yung size na nakalagay kung tama ba talaga. So, ayan. Ang presyo nito is nagre-range from 60 pesos to 100 pesos. So, ayan. Although, gaganda sana ng design, no? Ang ganda sana ng design nila, eh. Kaya ako sila kinuha. Ayan, oh. Ang gaganda talaga ng design. Kaya lang, ayun nga. So, mahihirapan tayong humanap ng pagkain na pa pwedeng pagkasya dito. Siguro candies talaga pwede dito. So next naman is another packaging. This time, clear lang siya. So, ayan. Ito, maraming nabibili nito sa Divisoria, sa May Ilaya. At saka meron din sa Divisoria Mall. So, hanap lang kayo doon. Ayan. 3x, ayan. Ito, maganda to kasi may size siya. So, 3x4. Kasya dito yung mga lollipop stick, yung kasyang-kasya dito. Tapos, lalagyan nyo lang ng twister na gold. So, okay na okay siya. Ito, 1,000 pieces for 95 pesos. So, ayan. Sobrang dami. Next naman, guys, is itong yung parang twister. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero, ayan. Ito yung gold na ginaganon siya. Yung pang-lock, pang-design. Ganyan. So, ayan. So, ito, nakabila ko ng isang rollo. Ayan, isang rollo na siya sa Divisoria for 50 pesos. So, ayan, bumili ako ng isa. Tapos, ito sa Shopee. Ito naman may design. Ayan, nakabila ko sa Shopee. Ito naman mura lang siya, 25 pesos lang. So, ang cute lang siya. Ang cute niya lang, oh, kasi blue tapos meron siyang design. Yung mga pang-lock or tali. So, yun to, yung parang buri. Ayan. Mga panali kung gusto mo nang lagyan ng design yung packaging. Tapos ito rin, oh. Ayan, katulad yan. Kung gusto mo lagyan ng style, yung pinaka-packaging ng products mo, sobrang maganda to. Lalo-lalo na kapag holiday season, sobrang mabenta at saka pleasing nga sa mata. So, 100 pieces ito. Ito, nabili ko lang siya ng ito, 50 pesos. Tapos, ito, 60 pesos. Sobrang haba na niya. Kaya, sulit na sulit. So, ayan. So, last two items dito sa aking haul is importante din yung mga stickers. Pwedeng personalized stickers or pwede rin naman yung binibili lang sa mga store. So, ito, nakabili ako sa Shopee. Ito, meron nakalagay, thank you. Thank you sticker. Ayan. Para lang maganda lagyan yung packaging ng ganito kasi parang appreciation na bumili sila sa'yo, ganyan. So, meron akong 100 pieces din nito. Ito naman, nabili ko lang din siya ng 50 pesos. Ayan. Sobrang sulit at ang ganda ng design. Last on my haul is another sticker, but this time, ito parolyo naman siya. Tapos, gold naman yung kanyang sulat. I mean, gold yung kanyang sticker. So, ayan, nakikita niya. So, thank you. Ayan. So, thank you, sticker. Ayan. So, this one is 60 pesos din sa Shopee ko rin siya nabili. Yun lang, guys. I hope na nakatulong ako sa mga gusto or naghahanap ng mga baking tools and equipments. Punta kayo sa Novo Monumento. Marami doon. Or kung hindi naman kaya, pwede rin sa Trinoma. Or kung gusto nyo talaga mas makamura, punta kayo ng Divisoria kasi doon talaga sobrang daming baking tools. Halos lahat nandoon na. Kaya, yun nga lang, magtsatsaga ka nga lang talaga mag-ikot kasi maraming tindahan sa paligid and iba't iba sila ng presyo. So, that's it guys. Thank you so much for watching. So, sana sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa akin channel, I hope that you subscribe to my channel. If you like this kind of video, please give me a thumbs up. And if you want me to do more on my channel, just comment down in the comment section below and just click the bell button just sa gilid para updated ka pag may bago akong upload. So, thank you so much for watching. Stay at home, pray hard, and don't forget that God is so good all the time. See ya!